Hello mga kabadis, nagbabalik tayo para naman sa panibagong tutorial. May subscriber po tayo na nag-request ng men's boxer shorts pattern. So gagawin natin, okay? Guys, start na tayo. Una, hip. Fix muna. Dahil pang men's ito ay gawin natin 36 yung hip plus 3 inches easing allowance. So magiging 39. Yung fruits naman, dito natin kukunin sa 39. So 39 divide mo sa 4 ay 9.934. So, ito na yung magiging crotch. Yung tie naman, gawin na lang natin 23. Depende sa gusto ng ano, pwedeng maluwag, pwedeng masikip, or katamtaman. So, gagawin na naman natin yung length. Gawin na lang natin 13 para hindi masyado mahaba. So, start na tayo guys. Una, guhit muna tayo ng 3 inches dito sa baseline natin. Next, 3 inches. Guhitan natin yan. Guhitin dito sa side. Guhit naman dyan. So, una, yung crotch 9.34. Magmula dito guys ha, sa guhit na to 9.34 plus yung length ay 13 plus natin ng hemming fold ay 1 inch, so 14. So dito naman ganun din, 9.34 13 plus 1 inch, so guhit naman ulit dito. So ang gagawin natin guys ay front lang ha. Susunod natin yung back. Siwala yung pattern. So, yung hip natin is 39. So, divide mo yung 39 sa 4 ay magiging 9.34 din. So, yung 9.34 dapat naman natin ito. Kukuha tayo ng 3.8 na sewing allowance. So, tapat natin 9.34 dyan. So, guhit natin dito. So, mag-add ka ng 2 inches para sa crotch. Ngayon, kung anong laki nito, anong sukat dito to, itulad natin dito sa taas. So, bubuitan natin yan para sa waistline. So, ngayon, idagdag na natin yung garter guys. Yung garter ay 1.5. So, ito na yung sa sewing, sa fold ng garter. Yan. So, may 1.5 siya. Fold ng garter yan para sa garter. So, diretso na natin ito. So guys, mag-up ka naman dito ng 2.5 para naman sa curve ng crotch. Yan. Tandaan mo lang dito guys para maganda ang flat. Ngayon, yung tie naman ay 23, divide mo lang yan sa 2 pero hindi na tayo maglagay dito ng sewing allowance. 23 is 11.5 divide sa 2, di ba? So, 11.5. So, yun na yun. Diretso mo na guhit dito. So, ito na yung, ito na ngayon yung front. So, pwede na natin itong gupitin, guys. So, pag kinat mo to sa fabric, sundin mo lang yung pattern. Hindi ka na maglalagay ng allowance. Kasi, mayroon ng sewing allowance to. Okay.
para naman sa likod, guys, para sa back. So ilagay mo lang ng ganyan yung front. Then lagyan mo ng dagan. Dito lagyan mo ng dagan. So magsukat ka lang dito ng 1 inch. 1 inch dito. Yan. Pagugitan mo ngayon. Pagugitan mo rin dito. So, ito, pagugitan mo na rin ito dito sa lela. Yan. Yan. So, 1 inch yan. Ngayon, dito, magdagdag ka lang ng 1/2 inch. Dito naman, dagdag ka ng 1 inch. So, pwede mo na siyang buwitan yan. Yan. Ngayon, para makasigurado ka magpantay siya, sukatin mo ito kung ilan yan. So, 3 and 3/8. Ganun na rin dito. So, ito yung ano mo. Then, para naman dito sa waistline, magdagdag ka lang dito ng 1 inch para dito sa buwit yan. Ngayon, dito naman, mag-list ka naman ng 1 inch. So, kung ano yung sukat mo dito, anong sukat mo dito, ganun din mangyayari dito. Yan. Diba? So, pwede mo lang sukatin, o pwede ka lang mag-list na ng 1 inch. So, ngayon, dito ka mag-guhit siya para sa likod. Yan. Dapat mo lang to dito. Yan. So, pwede mo na siyang pwedeng gaganin mo na diretso. Hold mo lang. Tapos, dito naman, kukurve mo na siya. Kung may prince curve ka, guys, pakukuha mo na ang magandang curve. So, yan. Pwede na siya. Ngayon, kukuhitan mo na ito ngayon. Dito. Yan. So, ito na yung back. So, mabilis lang. O, diba? Kukuhitan na natin. Ayos na yung back natin, guys. Saka ito yung harap. So, di ba may given specs tayo na 39 size para makasiguro ka, susukatin natin, ha? Para sigurado. Ngayon, mag-boss ka dito ng 3/8, so yung allowance. 3/8 din dito, so yung allowance. So, susukatin mo ito. 9 1/4. So, ngayon, dito ka naman, 9 1/4. Sa likod, itong likod na ito. So, ito rin, likod. Ano na natin yan? 9 1/4. So, ang hip natin ay 39. So, kalahati ng 39 is 99 yan. So, exacto, di ba? So, ganun din yung sa tie niya, 23. Ganun din. So, mag-ano ka dito ng 3/8? 3/8 din dito. So, masukat dito ay 10 3/4. So, dito naman, 3/8. Itapat natin yung 10 3/4 sa 3/8. So, ang tie natin, guys, is 23. So, exacto din siya. 23. So, okay. Tapos na tayo, guys. Ngayon, kung gusto niyo naman na wala dugtong sa gilid, pwede mo siyang idugtong mo na ito. Overlap mo na siya ng 3/4. Kasi 3/8 yung allowance, eh. Lagyan mo na 3/4 dyan. Lagyan mo na pandikit. So, pwede siya tabasin na magkadugtong to. Wala na siyang dugtong sa side. Diretso muna sa fabric. Ngayon, para naman, kasi pag minsan, guys, ang fabric, pag ito ang gagawin mo, hindi ka mayroong nasasayang. So, para walang sayang, kailan mo, ihiwalay mo yung harap at saka likod. Okay? Tapos na tayo, guys. Shout out pala kay Nukib.
yun ang nag-request sa atin ng men's boxer short. Okay, maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na lang sa channel ko, sa maliit na channel ko. Huwag kalimutan i-